So mamaya may meeting ako doon sa gumawa ng bulak. Tatanong natin later. I-update kita agad kung ano sagot doon, ha? Wala ako sa bishop magsagot ngayon. Pero at least nag-try ako, diba? Kasi antagal ko na kasi natenga sa pagbablog. So, nag-try ako. Kinaya naman today. So what's up mga be? Gulat ka na naman no? Ako din syempre. So ito, nagbabalik na tayo mga kabe. So nagpost na naman ako sa FB. Nang magbigay sila na nagsisimula sa bakit at sasagutin ko ito sa aking vlog. So simulan na natin. Ito na, una nating katanungan. So itong una nating katanungan is galing kay Kimwell de Guzman de Leon. Ang tanong niya is, bakit ang taray mo? Ang sagot ko lang dyan is, hindi po ako mataray. Sa buka lang pong mataray, pero hindi po ako mataray. What's hindi ka close sa akin, or ngayon lang kita naging kaibigan, may isip mo talagang mataray ako. Pero what's na, okay ka na, napipil mo na ako, at close na kita, parang ano na lang siya, it's a joke na lang para sa iyo. Kasi ayoko na abuso ng ibang tao once na alam nilang mabait ka. Kasi ganoon naman, di ba? Once na mabait ka, aabusin na abusin ka hanggang kapag hindi ka na kailangan, tsaka ka itsapwarahin, di ba? So kailangan medyo balance lang tayo sa kabaitan at saka pagtataray. Ang next na tanong ay galing kay Alian Naval Solares. So, ang tanong niya is, bakit wala ka pang jowa? Yes, wala pa akong jowa. And, hinihintay ko po si Tadhana na magbigay sa akin. Kumpara talaga sa iyo ang isang tao, sa iyo talaga. Hindi mo kailangan mamilit ng isang tao para mahalin ka. And then, gagawa at gagawa ng plano ang Diyos para sa huli, kayo pa rin. So, ang next na tanong natin is galing kay Maria Daniela de Leon. So, ang tanong niya, bakit lagi kang sinasaktan? Lahat naman tayo nasasaktan in different way. Kasi pag alam niyang mahal mo siya, gagawa at gagawa pa rin niya ng kasasaktan mo. Kasi iisipin niyan, ay di ako iiwanan na to kasi mahal na ako, ganun, etcetera. So mag-iisip ka pa ba sa ganun tao kung ganun naman din ang gagawin sa'yo? Let go! Hindi mo siya kailangan. Marami dyan. So itong next nating nakatanungan is galing kay Jacob Hamora Reyes. Ang tanong niya is, bakit ang hirap para sa lalaki na mahalin tayo mga LGBT? So, ang sagot ko dyan is, pakuna, kahihiyan. Siyempre, sa mundo natin ngayon, alam niyo na may mga tao sa paligid natin, konting kamalian, nasisilip agad. Konting gawa nyo lang, asin nyo lang lahat ng attention ng tao. So, ayun yung una-una. Pangalawa is, hindi kasi tayo maganda. Tanggapin na natin yun. Ganyan naman lahat eh. Sabihin, gusto ko mabait na maganda. Gusto ko na may respeto na maganda. Pangatlo, gusto ko na matalino na maganda. Lahat yan, may ikadoktong na maganda. So, hindi pwedeng mawala ang isa dyan. Itong next natin na katanungan is galing kay Wendy de Guzman. So, ang tanong niya, bakit nangaaway ka pag lasing ka na? So, hindi natin control ang isip natin kapag lasing na. I mean, yung lasing na talaga, yung wala na sa katin yung anong na pag-iisip. May times na nangaaway ka, may times na sobrang bait mo. Kasi ako laging may inaaway. Kaya kinabukasan, hindi ko na talaga siya maisip kung paano mangyayari. Pero kapag wala naman ako sa bisyo,
at hindi pa naman ako lasing, baka maging kakampi mo pa ako. So, ang next time natin nakatanungan is galing kay Jaja. Ang tanong niya, bakit pag nasasaktan tayo, ang una natin hinahanap ay alak? Mali ka doon. Eng. Ang una natin hinahanap is kainuman muna bago ang alak. Kasi una dyan, kailangan mo muna nang may makakaramay or makakausap. And then, sa alak natin, ilalabas yung ano natin, feelings or damdamin natin na gusto nating ilabas. Kasi nga, doon tayo kumukuha ng lakas ng loob. So, mali ka dyan sa tanong mo. Ang una talagang hinahanap kapag nasasaktan is kainuman. So, ang next natin is galing kay Arja Consultanalios. Ang tanong niya, bakit ka po nananapal? Tsaka bakit ang sakit mo man lait? So, ayan. Yes. Was na hindi mo pa ako masyadong close or nakasanayan. Ang mararamdaman mo is panlalait. Pero real talk yun. Real talk. Ayoko makipagprastikan. Doon tayo sa totoo. Huwag tayo sa ano. Sa eksen ng ganon. Mali yun. Mali din yun. Enk. Kasi doon mo mailalabas yung tunay na pagkakaibigan. Kasi kung hindi mo masabi-sabi yung ganyang eksena, o anong tawag sa sarili mo, parang pina-plastic mo lang yung isang tao. Diba? So, ang next nating tanong is galing kay Mark Cleaner Prado. So, ang tanong niya, bakit lagi akong iniiwan? So, napunta sa kanya ang katanungan. So, ang masasabi ko lang, tanongin mo yung sarili mo kung ano ba kulang, kung ano ba yung sobra. Kasi ikaw lang naman di makakasagot dyan. Magbibigil ako ng advice, pero ikaw pa rin yung susubok at gagawa niya. So, ayun nga, tanongin mo sarili mo kung ano ba yung sobra, kung ano ba yung mali, ano ba yung pagkukulang. Ikaw at talaga makakasagot niya. So, ang next nating katanungan is galing kay Rosette Anne Marie na Prada. Ang tanong niya, bakit nila kinain ng paniki? So, bakit nga ba nila kinain ng paniki? Sige, pag nagpunta ako ng ano, ng China, tsaka natin malalaman ang kasagutan dyan. So, ang next nating katanungan is galing kay Alan Mopon. Ang tanong niya, bakit nga ba tayo tinatalantado kung naging mabait naman tayo sa kanila? Kasi ang iniisip nila is nasasapawan natin sila. At kung nakukuha natin yung mga gusto nila na hindi naman dapat, nilakainggitan. So may follow up question siya. Bakit tayo sinisira ang patalikod? Kasi para hindi natin malaman, syempre. Kasi pag nakaharap, alam na nila. Char! So, ang next nating katanungan is galing kay Azul Patrick. So, ang tanong niya is, bakit 54 ang butas ng Skyflake? So, ayan, magandang katanungan. Kasi yung butas na yan is may mahalagang gampanin yan sa ating crackers. Kaya naging 54 kasi para mas lalong ma-perfect yung pag-bake dun sa crackers na sinabi mo. Pero bakit 54? So marami na akong iniisip pa to. Huwag mo na dagdagan, please. So ang next nating katanungan is galing kay Apple Santos Lati. Tanong niya is, bakit ginawa ang dagat kung may malulunod din naman? So, ewan ko nga din kung bakit ano, may nalulunod din naman. Ewan ko din naman kung bakit din nalulunod. Pero, kapag alam niyo hindi kayo marunong mag-swimming, huwag na kayo lumayo-layo. Katangahan din ang kasinatin din natin. Alam naman natin din tayo marunong lumangoy, lalayo-layo pa tayo. Eh, sino tanga? So,
So, ito ang last nating question galing kay Llewellyn Barrera. Ang tanong niya, bakit puti ang bulak? So, mamaya may meeting ako doon sa gumawa ng bulak. Tatanong natin later. Ano kita agad? I-update kita agad kung ano sagot doon. 2,000 years later. So, ayun. Wala ko sa bishop magsagot ngayon. Pero at least na-try ako, diba? Kasi ang tagal ko na kasi natenga sa pagbablog. So, nag-try ako. Pinayo naman today. So, ayun. Maraming salamat sa lahat ng nag-comment. Through FB, through Messenger. Tatry ko din minsan magtanong sa Twitter. Tinay natin. May mag-tweet ba doon? So, thank you sa lahat. So, ayan. Malapit na nga pala tayo mag 500 subscriber. So, once naabot natin yung 500 subscriber na yun, magpapag-giveaway na tayo! So, ayan. Thank you ulit sa lahat. Till next vlog. Bye-bye!